Okay, buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa artikulong ito ay tungkol sa aking naging reaksyon sa isang panayam na ginawa ni dating Vice Presidente na si Nolly De Castro. Pinausap niya po sa isang interview ang abogado ng Pastor Tibaloy ng KLJC. At dito sa kanyang panayam ay tinanong niya kung bakit hindi pa din daw sumusuko ang kanyang kliyente despite the fact that there is a outstanding warrant of arrest. Ang kasagutan po ng naging abogado ng KOJC pastor na si Tibaloy ay sila daw po ay nagsampan ng apila sa Department of Justice at karapatan daw po ng kanyang kliyente na huwag munang lumitaw o magpakita sa hukuman habang dinidinig o habang nakapending ang kanilang apila sa mas mataas na judicial body. Okay, so sa puntong ito medyo nag-init ang ulo, mukhang nag-init ang ulo ng dating presidente na si Nolly De Castro at sinagot na madali lang naman itong usapin na ito. Bakit hindi mo pasukuin ang iyong kliyente sapagkat merong valid warrant of arrest na inisyo ang isang hukuman laban sa iyong kliyente. So ipinagpipilitan ng abogado ng nasabing KOJC leader na si Pastor Tibaloy na may karapatan ang kanyang kliyente na hindi muna lumitaw at umaten sa paglilitis ng kanyang kaso sapagkat hanggang ngayon hindi pa dinidesisyonan ng Department of Justice ang kanilang apila. So, tama po ba ang kasagutan o statement na inilahad ng abogado ni Pastor Tibaloy sa kanyang panayam sa dating Vice Presidente na si Nolly De Castro? Gagawa lang po tayo ng ating sariling reaksyon dito sa panayam na to. Sa ilalim po ng ating batas, hindi po pinahihintulutan na umiwas ang isang akusado o isang suspect sa isang kriminal na kaso na merong warrant of arrest at siya ay magtago at iwasan ang mga legal na otoridad sa kabila ng lahat na siya ay may warrant of arrest. At pagkatapos nito ay magsumite ng isang apila sa mas mataas na hukuman sapagkat ito ay paglabag sa mga existing laws that we have now in our country. So ano po ba yung mga kadahilanan na bakit ipinagbabawal at hindi pinapayagan ng ating batas na umiwas ang isang akusado o isang suspect sa isang kasong kriminal? Marami pong kadahilanan yan. Unang-una na ating i-discuss sa inyo ay meron pong contempt of court. Ito po yung pagwawalang bahala sa isang kautusan na isang hukuman na inilabas katulad ng isang warrant of arrest, no? Ito po ay hayagan, no? Pagwawalang bahala sa isang legal na kautusan. So ito po ay magiging isang hiwalay na krimen. So, ang mangyayari tuloy do sa akusado na umiiwas sa isang warrant of arrest ay madadagdagan ang reklamo at kanyang liability under our existing laws, contempt of court. Pangalawa, magkakaroon po dito ng pag-undermine sa judicial process. Ibig sabihin ay pinababagal ng akusado ang isang malakas na kautusan o proseso ng husgado. It undermines the judicial process and it delays the administration of justice. Insulto yan sa ating mga nagpapatupad ng batas. Pangatlo sa ating reaksyon ay nagkakaroon dito ng pambabaluktot sa katarungan at justisya. Ito yung tinatawag nating obstruction of justice. Yung patuloy na pagtatago at failure to appear before the court para magkaroon ng paglilitis sa iyong kaso, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na harapin, ipagtanggol ang iyong sarili, pero sa kabila niyan, ikaw ay patuloy na umiiwas, nagtatago sa iyong lugar. Ito po ay maaaring magkaroon ng separate, no? Offense na naman to. Ito ay isang bukod na krimen. Obstruction of justice is a serious offense.
So, yung sinasabi ng abogado, ng akusado, ay masasabi natin it is a right, no? To the accused or the suspect has the right to appeal his case, no, to a higher court. But let me remind my colleagues in the profession that filing an appeal, although considered as a right, it is not an absolute right. No? Hindi po yan absolute right. Kapag ang isang tao ay merong kinakaharap na kaso at may warrant of arrest, no, issued against him, that person, subject of the warrant of arrest, must yield to the law. And yung failure niyang lumabas at lumitaw at harapin ng paglilitis ay merong karapatan, ating batas, na i-dismiss or i-delay ang paglilitis ng kanyang kaso. So again, filing an appeal, although it is a right, but that right is not absolute. Okay? So hanggang dyan lang man po tayo at sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa aking YouTube channel. Pero huwag niyo pong kalilimutan na kayo po ay mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat at pagnangkilig sa aking channel. Adios!